Magandang hapon, mga anak. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon po. Para umpisahan natin yung klase natin ngayon, umpisahan natin ito sa dasal. So, kumusta naman ang araw nyo, aking mga anak? Mabuti naman po, ma'am. Okay lang naman po. So, mag-attendance muna tayo bago tayo mag-umpisa ng ating talakayan. Giselle? Present po, teacher. Joanna? Present po. Joydeen? Present, ma'am. Janet? Present po. Arian? Present po. Si Krisa, wala pa ba? Ayan, si Krisa, kararating na. Krisa, open cam tayo. Si Diana? Absent? Absent po, ma. Si Abel? Absent din po ata. Dalawa ang wala sa klase natin ngayon. So sana umapon sila mamaya-maya. Baka may hina ang kanilang mga signal. Noong mga nakaraang year ng inyong pag-aaral, natalakay na rin naman ninyo mga uri ng tayutay, di ba? So ano nga ba yung mga natatandaan nyo tungkol sa mga uri ng tayutay. So para alamin natin kung ano nga ba yung mga natutunan ninyo, magbibigay ako ng link na kung saan ilalagay nyo kung ano yung mga natutunan nyo or kung ano yung mga nauna nyo ng kaalaman tungkol sa salita at tungkol sa talakayan ng mga uri ng tayutay. Naiunawaan po ba ang aking sinabi? Opo, teacher. One. So, maaari na kayong magsagot. At para naman makita nyo ang mga sagot ng mga kamag-aral. So, ngayon, sabi dyan, ano ang inyong naiisip kapag naririnig ang salitang tayutay? So, yung mga uri ng tayutay, ano ba yung mga iyon? So, ayan, sulat na lang kung ano yung mga alam nyo o yung mga natitirang kaalaman pa tungkol sa mga tayutay. Sige po, sagot na tayo. Thank you.
Yun, so makikita natin. May nagsagot, may nakatagot ng hulugan, malighari, pagsasalaysay, pahayag na ginagamit, matalinghagal sa litaraw, mga matatalinghagal upang mas mapayayang ang hikaranyo, upang mas mapayayang lawang hikaranyo sa mata. Ayun, so talinghagal. So, pinakamarami sa salitang inyong naisip ay ang salitang talinghagal. Tama po ba? Maraming salamat na sa pagsagot sa akak sa ating ang paunang paalaman tungkol sa mga unang kalimutan. So, para naman simulan na natin ang ating talakayan, hayaan na ako mag-present ang PPT ko. Nakikita po ba? Opo. Yes po. Yes po. Yan. So, lahat po ba nakakita ng aking resen? Yes po. Yes po. So, isa na natin ang talakayan. Tayutay. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa nakaraniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matilinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. So ayun, tama kayo sa sinabi ng class kanina na matalinghaga ang nakapaloob sa tayutay ay ang mga matatalinghaga salita upang magkaroon ng kulay ang isang akda o isang sula na ginagawa natin. Tama ko ba? So kayo ba, class, na nasubukan niyo na ba ang gumamit ng mga uri ng tayutay? Joanna? Yes po. Yes. Okay. So, may kaunahan, may pauna na tayong kaalaman tungkol sa mga tayutay. So, dumako na tayo sa unang tayutay na ating tatalakayin. Yan. Mga uri ng tayutay. Pagtutulad o yung tinatawag sa Ingles na sindi. Maaari mo ba itong basahin, Joylene? Okay po, ma'am. Ma'am, nawala po. Bigla yung camera ko. Okay, sige lang, sige lang. Mga uri ng tayutay. Una, pagtutulad. Sa Ingles, simile. Ito ay isang paghahambing sa dalawang magkaibang tao, bagay, pangyayari, at iba pa. Ginagamit ang pagtutulad ng mga salita tulad ng katulad ng, para, kawangis ng, animo, kagaya ng, at iba pa. Halimbawa, ikaw ay kagaya ng ibong lumilipad. Ikalawa, ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Yun, maraming salamat. So, sa simile o pagtutulad, ito naman yung mga paghahambing na ginagawa natin o ginagamit natin na merong mga salita na katulad ng, parang, kagaya ng, ayun yung mayon. So, Arian, maaari mo ba akong bigyan ng isang halimbawa ng pagtutulad? Miss Arian. Nakamute ka po. Ayun, hindi siguro tayo naririnig ni Arian. Ayun, so nawala siguro ang connection niya.
tawagin naman natin si Kisa para magbigay ng uri ng tayo, uri ng pagtutulad. Kisa, maaari mo ba kaming bigyan ng isang halimbawa ng pagtutulad? Dahil nga sinabi ang pagtutulad o simile sa Ingles ay ang paghahambing sa dalawang bagay na kung saan ginagamitan siya ng mga salita na tulad ng, katulad ng, parang, kawangis, at kagaya at marami pang iba na ginagamitan mo ng pag, upang magsama yung dalawang hinahambing mong bagay. Sino ang nais sumagot? Ma'am. Ayan, so, salamat Lisa. Ano? So, ang isa pong halimbawa sa pagtutulad ay ang temperatura sa tanay ay animoy katulad ng sa temperatura sa bagyo. Ayun, maraming salamat. So, ginawa ni Lisa ay hinambing niya ang temperatura ng tagaytay sa bagyo na kung saan parehas daw itong malamig. Oh, sa pangalawa naman, sa pagwawangis. Janet, maaari mo bang basahin ito? Okay po. Pangalawa, pagwawangis sa English metaphor. Ito ay katulad ng pagtutulad maliban sa hindi ginagamit ang mga salitang tulad ng, katulad ng, parang, kawangis ng, animo, kagaya ng, at iba pa. Halimbawa, si John ay lumakad na babae, lumalakad na babae, malakas na lalaki si Ken. Maraming salamat, Janet, sa iyong pagbasa. Ang pagkawangis naman, ito naman ang uri ng kayutay na kung saan sa Ingles ay metaphor. Ito naman, ikabalik pa rin naman ang pagtutulad. Naghahambing o nagtutulad naman sa pagwawangis, subalit hindi ito nilalagyan ng mga salitang katulad ng katulad, parang, kawangis, animo. Ito ay direkta na paghahambing o pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay. So, maaari ka bang magbigay ng halimbawa nito, Juana? Ang halimbawa po dito is, si Eugene ay isang ibong humahanap ng kalayaan. Yun, maraming salamat. So, hinambing niya si Eugene sa isang ibon na naghahanap ng kalayaan. Maraming salamat sa iyo, Juana. Maganda ang iyong humgayin halimbawa. Para naman sa pangatlong pagkatao, ako na ang magbabasa. Para naman sa pangatlong tayutay, ako na ang magbabasa. Ito ay ang pagtatao, or sa Ingles, ay personification. Ito ay ang pagsasali ng talino, gawi, at katangian ng tao sa bagay. Ang mga halimbawa nito ay ang mga damo ay sumasayaw. Tumatawa ng malakas ang mga puno. So, ayun. Sa pagtatao, yung mga bagay na walang buhay ay binibigyang buhay sa sa tayutay nito. Nakita niyo na ba sumasayaw ang mga damo, di ba? Siyempre, yung pagsayaw ay ginagawa iyon ng mga tao, ng buhay, di ba? Pero ang hinambing siya, binigyan ng buhay ang damo na sinasabing ito raw ay sumasayaw. Sinabi din dito na halimbawa na tumatawa ng malakas ang mga puno. So, tumatawa ba ang mga puno? Kung ito yung iniisipin, di ba hindi? Pero dahil nga ito ay sa pagtatao, sinasabi na tumatawa ang mga puno dahil sa ingay na nililikha nila. Ayun. Kaya dito sa pagtatao, binibigyan mo ng buhay, kilos o gawi ang isang bagay na walang buhay. Or sinasalin mo yung gawa ng isang tao sa bagay. Ayos po ba yun? Naintindihan po ba? Naunawaan po ba? Opo. Yun, kung naunawaan, Gisel, maaari mo ba akong bigyan ng halimbawa ng pagtatao? Ano po, ma'am? Ang buwan ay nahiya at nagtago sa ulap. Maraming salamat. Tama. Hindi naman, ang buwan naman ay hindi nahihiya, di ba? Pero dahil ito ay nasa pagtatao, binigyang binibigyang galaw ang buwan na nagtago daw ito sa ulap.
Ayan. Number 4 naman ay exaggeration or sa English ay hyperbole. Ito ay lubhang pinapalabis o pinakukulang ang katunayan at kalagayan ng tao, bagay, pangyayari, at iba pa. Yun, binibigyan naman, ito naman sa number 4, sa exaggeration, binibigyan naman ng sobra pa sa dapat normal lang na sinasabi sa isang bagay. Halimbawa, ang pagmamahal ko sa iyo ay singlayo ng buwan. So, grabe-grabe ang pagmamahal yun, di ba? Kung singlayo ng buwan, sino ba yun? Sino ba yung mga pagmamahala singlayo daw ng buwan? Ayun, next naman is, parang nabiyak ang aking ulo sa kaiisip sa ginawa mo. Napaka-exaggeration, di ba, na nabiyak ang ulo mo sa mga iniisip lamang. Ayun yung ibig sabihin ng exaggeration. Yung mga bagay na dapat simple lang, yung mga bagay na simple lang ay mas binibigyan niya ng mga binibigyan ng paglalabis o pagkukulang sa katunayan na katayuan ng isang bagay na yun. So, maaari ka ba magbigay nun, Ms. Arian? Okay na ba ang iyong signal? Opo, ma'am. Sorry po. Okay lang. Yung halimbawa ko po is bumabaha ng dugo sa lansangan. Good. So, ano ang ibig sabihin nun yung bumabaha ng... Ano nga ulit yun? Bumabaha ng... dugo sa lansangan. Yun. So, ano ang ibig sabihin nun? Ano po yung... May ano po, may na-aksidente po sa kalsada. Okay, so... Binigyan niya na exaggeration na grabe naman yun, bumabaha na ng dugo dun sa kalsada, di ba? Grabe naman krimen yun, o grabe trahedya naman yun kung totoo man, di ba? So kaya sinasabi na exaggeration kasi minsan yung mga sinasabi ito ay hindi nakapanipaniwala. Tama po ba? Okay. So next naman tayo sa pag-uyam. Sa Ingles ay sarcasm. Ito ang isang uri ng tayutay na kung saan ang ito ay nangungutya o pang-aasal sa tao o bagay. Halimbawa, ang sipag mo naman, Juan. Makikita ko ang sipag mo sa madumi mong kwarto. O di ba? Sa pangalawa naman, sa kagandahan mo, nakikita ko ang mga butas-butas at mga tiyawat ng mukha mo. Ayun. Nang uuyang, parang sa English nga ay sarcasm or irony. Na kung saan gusto mong sabihin ng isang bagay na taliwas doon sa nais mo talagang ipapatid. Tama po ba? Yun. So, maaari ka bang magbigay ng halimbawa nito, Joylene? Nauuyam ka. Pag-uyam. Yun. Yung parang mga bagay na kung saan gusto mo mong asar pero parang ayaw mo na masaktan ng higit pa sa nararamdaman ng tao. Tama ba po? O sige, Arian. Maraming salamat sa iyong pagpresentang magsagot. Yung halimbawa ko po, talaga palang masipag ka, wala akong ibang ginawa kundi matulog maghapon. Ayun, di ba? Sinabihan niya ng masipag, pero taliwas doon sa ginawa niya na natulog lang maghapon. Sa bagay, mahirap din gawin ng matulog lang maghapon, di ba? Ayun, so maraming salamat, Arian. Ayun ang pag-uuyam, pagbibigay ng isang bagay, taliwas din sa nais mong iparating. Sa pang-anim naman ay ang paglipat-lika. Ito ay paggamit ng pang-uri upang ipaglalarawan ang mga bagay. Halimbawa, ang masayang larawan ni Pedro ay nagpapakita na kanyang emosyon ngayon. Ang ulilang bag na iyon ay galing kay Celia. Masayang larawan, larawan daw, paglipat-lika, ang paggamit ng pang-uri sa paglalarawan ng mga bagay. So, yung larawan, di ba, sinabi na masaya daw yon. Halimbawa, yung bag naman, yung bag, sinabi naman na ulila na daw yon or walang nagmamayari din sa bag na yon dahil naiiwan ni Celia. Ayun yung ibig sabihin ng paglipat-lika, na kung saan yung pang-uri ay ginagamit siya para sa paglalarawan ng mga bagay. Maaari ka ba magbigay ng halimbawa nito, Joanna? Ano po, ma'am? Ang matalinong pluma ni Rizal ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.
Ayun, maraming salamat. Matalino, pluma. Ayun ang paglipat ni Kadoon. Matalino ang pluma ni Rizal. Na yung pluma, yun naman ang ginagamit niya pang sulat, di ba? Pero ayun yung sinabi na matalino. So, paglipat ni Ka. So, dumako na tayo sa pangpito at pangwalo. Maaari na po bang basahin ito, Janet? Ang pampito naman ay paglilipat sa cloud. Sa Ingles, sinikdots? Ano ba? Sinikdoki. Sinikdoki. Pagbanggit ito sa bahagi ng isang bagay o ideya bilang katapat ng kabuuhan. Halimbawa, tatlong kamay ang tumutulong sa kawawang ulila. Pangalawa, si Santiago ay humingi ng kamay sa ng dalaga. So, paglilipat sa klaw, ito naman yung pagsasabi ng isang bahagi na parang binibigyan ng ideya yung kabuuan. Diba? Katulad nito, sabi, tatlong kamay ang tumutulong sa kawawang ulila. Yung tatlong kamay na yun, sumisimbolo yun ng tatlong tao, diba? So, yung si Santiago naman ay humingi ng kamay ng dalaga, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Kung si Santiago ay humingi ng kamay ng dalaga. Ano yun? Pinutol yung kamay, tapos kinuha ni Santiago? Po? Ano po, Jailene? Nais ko pakasalan, ma'am. Ayun, maraming salamat. Ayun yung nais ko parating ng paglilipat sa klaw. Binibigyan mo ng mas, binibigyan mo na sa klaw yung isang ideya para sa kabuuan. Tama po ba? O sa pangwalo naman tayo. Ang pangalo ay pagtawag o apostrophe. Ito ay pagtawag sa mga bagay na parang ikinausap sila. O pag-ibig, nasaan ka na? Yun, di ba? Parang tinatawag mo yung isang bagay. O pag-ibig, nasaan ka na? Yung pangalawang halimbawa naman, galit, layuan mo ako magpakailanman. O di ba? Kinakausap mo yung mga bagay or binibigyan mo ng pagtawag yung mga bagay. Ayun yung ibig sabihin ng apostrophe or pagtawag. Yun. Nais mo, sino ang maaaring magbigay ng halimbawa para sa pagtawag? Ako po, ma'am. Yun, maraming salamat, Giselle. Sige, ano? Halimbawa ko po yung, o tukso, layuan mo ako. Wow! Parang narinig ko na yan. Saan galing yan, ha? Sa kanta. Otokso. Yes, sa kanta yan. Otokso. O diba, mapapansin nyo na kahit sa mga kanta, merong mga ganito. Kasi may mga tayute. Kasi diba, ang kanta ay hindi naman magiging kanta kung hindi ito sinulat. Diba? Tama po ba? Pinatagal lang ng mga tono at tunog para maging kanta. Yun. O tukso, layuan mo ako. Napakaganda ng halimbawa. Pinag-isipan mo ako. Ayun. So, next na tayo. Halit lamang. Ito na ang pangsyam. Tanong rhetorical or sa English ay rhetorical question. Mga tanong ito na hindi nangangailangan ng sagot. Ito naman yung mga, nagtanong ka lang pero hindi mo naman hinihingi na sasagutin nila or what. Parang sinabi mo lang para iyo lamang yun, yung mga iniisip mo. Pero hindi mo na kailangan humingi ng sagot para sa mga tanong ito. Ito ang bawa niyan. Kailangan ko bang panggapin na hindi niya na ako mapapansin at namahalin? Wala na bang pag-asa na makaangat tayo sa kahirapan ng dahil sa mga sunod-sunod na mga problema natin? Ayan. So, ayun yung tanong, rhetorical. Ayan. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa na to? Sinong nais? Ma'am. Yes, Lisa. May isa pong halimbawa. Natutulog ba ang Diyos? Ayun, maraming salamat. Natutulog ba ang Diyos? Ayan, madalas natin naririnig yan, di ba? Naging titulo na rin yan ng isang palabas dati. Ayan, natutulog ba ang Diyos? Hindi mo siya sinabi para humingi ng kasagutan, kundi para lang sabihin ay parating nais mo yung nararamdaman mo. Ayun, so ayan yung siyang na uri ng mga
dayutay. Kayo po ba ay may natutunan sa aking mga tinalakay? Opo. Yun, maraming salamat. So, para malaman ko kung talagang kayo ay may natutunan, magtatawag ako ng dalawang estudyante ko na sasagot sa katanungan ko na ano yung pinaka natutunan mo sa ating talakayan. So, unahin natin si Janet. Janet, anong natutunan mo sa ating talakayan? Bali po yung natutunan ko po ngayon sa ating talakayan. Pag sinabi po natin tayutay, ayun po yung mga salitang ginagamit ng mga author o kung sino mang gusto magsulat ng akda para maging mas kaakit-akit yung likha na gagawin nila. At sa pamamagitan din ng paggamit ng mga tayutay, mas nagiging interesado yung mga mambabasa. Ayun, maraming salamat, Janet. Palakpakan naman natin si Janet sa mahusay niyang sagot. Ayun, galing. So, next naman ay si Joylene. Joylene, anong natutunan mo sa ating talakayan? Ang natutunan ko po sa ating talakayan sa hapong ito tungkol sa tayutay ay ang tayutay ay paggamit ng mga matatalinhagang salita na kung saan may nakatagang mga kahulugan. Ito ang nagpapaganda o kaya nagbibigay ng malikhaing pagpapahayag sa isang tao. Kung saan, bago natin malaman yung kahulugan, pinag-iisipan itong mabuti ng isang tao. Diba may mga nakatagang kahulugan na nagpapaganda sa ating mga pahayag, lalo na kung tayo nilikha ng mga tula at mga akbang pampanit. Yun, maraming salamat sa iyong sagot, Joylene. Napakahusay na sagot. Palakpakan din natin si Joylene class. Yun. Ako'y natutuwa sa inyong mga anak na nakinig talaga kayo sa ating talakayan. Maraming salamat na may natutunan kayo sa akin. At para naman sa ating muling gagawin upang masukat natin kung ano ang inyo talagang mga higit pang natutunan, isi-send ako ng link na kung saan dito nyo ilalagay. Gagawa kayo ng isang maikling tula na naglalaman ng kahit anong uri ng tayutay. At pagkatapos mo itong gawin, ay babasahin natin isa-isa upang ating makita kung ano ba yung mga nagawa ninyo. Naunawaan po ba ang aking sinabi? Opo. Yes, salamat. O, so, ayun na. Sagot na kayo. Nasend ko na yung link. Yan. Para tingnan natin kung sino yung mga nagsagot. Antayin natin. Tula may tayutay. Maaari rin ilagay sa dulo ng inyong mga gawa ng mga pangalan upang malaman natin kung kanino itong gawa.
Sige, huwag na po kayo mahiya na isend na yung mga gawa ninyo. Gawa niyo yan mga anak, so dapat ipagmalaki nyo. Walang mali sa mga sagot ninyo. Ina-express nyo kung ano yung nararamdaman nyo sa paraan ng patula. Kaya ayos lamang yan. Sige, isend na. At ating babagsahin ang mga mahuhusay ninyong gawa. May nakapag-send na po ba? Baka hindi lang nakikita. Baka nagkaroon lamang ng problema. May nag-send na po ba sa inyo? Meron po, ma'am. Pwede isang ano lang po. Isa. Ano ba yung tawag? Saklong. I mean, pwedeng ano lang po, apat na linya lang po, apat na line ng sentence. Yun, paumayin mga anak. Nawala ko ng signal. Ako po ba yung malinong naririnig na? Opo. Yun, paumayin po. Nawala ko ng signal. Nawala ko ang wifi. So, ayun, tignan na natin ang inyong mga gawa. Okay. Ayun, napakagagandang gawa. So, aking babasahin ang inyong mga gawa. Pwede po ba yun? Opo. Opo. O pwede din na kayo na lang magbasa ng sarili ninyong mga likhang gawa. Okay, so tawagin natin si Arian para basahin ang kanyang gawa. At tukuyin kung saan, kung alin yung mga tayutay ang inyong ginamit. Arian! Yung title ko is Ina. Basahin ko na po. Ang aking ina, isang ilaw ng tahanan.
Nay, isang tawag ko pa lang, agad na nariyan. Matapang at laging palaban. Ay, nawala po. Matapang at laging palaban, pag ang anak ay nasaktan. Sa mga panahon galit ka, ako'y sobrang nakokonsensya. Gustong gusto kitang yakapin, pero alam mong ako'y sobrang mahiyain. Kilala kita, mas kilala mo ako. Kailangan kita sa araw-araw ko. Ina, pagpapalaki mo ay tagumpay nga nang dahil sa iyo ay kalingay na dama. Yan yun. Yung tayo-tay po na ginamit ko, yung ang aking ina, isang ino ng tahanan, halimbawa po siya ng tayo-tay na pagbawangis. Yung ginamit ko po pong ibang tayo-tay is yung na, halimbawa po siya ng tayo-tay ng pagtawag o apostrophe. Yun, maraming salamat, Arian, sa iyong gawa. Napakaganda ng iyong gawa. Maraming salamat. So, mga anak, palakpakan natin ang gawa ni Arian. So, next naman ay si Juana. Basahin mo yung gawa. Gini, gini. Napakaganda. Titulo, ha? Open to mo. Basahin mo. Gini, gini. Ang kagandaan mo ay katulad ng mga palakpak na nagbibigay kulay sa kapaligiran. At sa aking buhay, ito'y di nakakasawag at isa. Kaakot-akot yung mga mata na para bang bituin. Ngiti mong nakakapagpagaan ang aking daktan. Ang iyong mga tawal ang nagsisubing musika sa aking mga tenga na walang kapantay sa tinig at ganda. Ayun, maraming salamat, Juana. Bini-bini. Para pa sa ating lahat pala, Juana, ang iyong gawa, o may salamang. O ikaw lang, para sa iyo lang na, Juana. Ang ganda ng iyong gawa. Para sa akin lang po. Ay, okay, para sa iyo lang pala. O sige. Dahil para sa iyo lang yan, ano yung minuta yung iyong ginamit dyan? Ako lang kaluntot. Mapapansin ninyo agad ang pagkamit. Pagtutulad o sa wikang Ingles ay simili na ang ibig sabihin ay gahabi sa dalawang magkaibang tao. Bagay pangyari at iba pa. Sa unang pangungusap, gumamit ako ng salitang tutulad na upang maihaling tulad ko ang kagandahan ng isang dalaga sa Bulaklak. Sa pangalawang kalundod naman, ang uri ng tayo-tay natin ginamit ay pagtutulad pa rin. Dahil gumamit ako ng salita para upang maihaling tulad ko ang mga mata ng isang dalaga sa mga bituin. Sapagkat ang mga bituin, kapag nakikita natin, tayo ay namamangha dahil nagliliwalan at kumikislap ito sa kalangitan. Yun lang po. Maraming salamat, Juana. Nakakamangha rin ang iyong likhang tula. So, kaya naman mga anak, palakpakan din natin ang gawa ni Juana. Maraming salamat, Bini-Bini. Sa susunod na wa, ay huwag mo na ipagdamot at para na sa lahat, no? Okay, next na tayo, Janet. Maaaring mong basahin ang iyong gawa? Okay po, ma'am. Animoy alapaak na kay sarap damhin, ang pag-ibig na aking inaangkin. Singhaling muyak ng rosa sa hardin, ang tamis ng pagmamahal na sumasalin. Hey, parang in love sa Janet sa kanyang likha tula. So, maaaring mo bang sabihin kung ano yung mga tayo-tay na yung ginamit sa iyong gawa? Yung tayo-tay po na ginamit ko dyan is yung pagtutulad lang po. Kagaya po nung inihambing niya po yung pag-ibig niya sa sinhaling niya ng rosa sa hardin po. Maraming salamat, Janet, sa iyong nakaka-inlove na gawa. So, palakpakan natin ang gawa ni Janet. Guys, mga anak. So, ang sunod na mga gawa ay kay Joyline Trinidad. Joyline, anak, sige, basahin na lang yung gawa.
Habang ako ay nakahimlay sa apat na sulok ng aking kwarto, mata ko'y nakapikit ngunit isipan ay nakahapo. Pagod sa mga alaala ng pangako mong napako, para bang usok sa hangin na bigla na lamang naglaho. Kay tahimik ng aking paligid ngunit ako ay naiingayan. Gabing kay lumpot at nakakabinging katahimikan. Kasabay ng luha sa aking mga mata, ang biglang pagtangis ng kalangitan. Ang luha kong tumutulo ay tila tikatik ng ulan. Ayun lang po, ma'am. Joy Lynn, maganda rin ang iyong gawang wala. Malungkot mo yung isipin, pero kahusay dahil iyong naipahatid ang iyong naisadahid gamit naman ang iyong wala. So ano naman ang mga tayutay na ginamit mo dito, ano? Ano po, ma'am? Yung ano? Pangako mong napako, pagtutulad, ay inihalig tulad ng ko, ang mga pangako ng isang tao na kung saan napako. Sunod po, kasabay, para bang usok sa hangin na bigla na lamang naglaho. Ano po, pagwawangis, hindi po gumamit ng salitang kasi or ng ano katulad ng pero inihalin tulad po yung pangako sa isang usok na mabilis maglaho. Sunod po, kasabay ng luha sa aking mata ang biglang tangis ng kalangitan. Pagtatao po, kasi hindi naman po tumatangis yung kalangitan. Kumbaga po, yung pag-ulan po, inihalin tulad ko po siya sa pagtangis o pag-iyak ng isang tao. Sunod naman po, ang mga luha kong tumutulo ay tila tikatik ng ulan. Pagwawangis din po dahil hinalit tulad o iwinangis ko ang mga luha ko sa tikatik ng ulan o sa tulo ng ulan. Ganun po. On, maraming salamat, Jody, sa iyong gawa. Tumako na tayo sa gawa ni Giselle. Giselle, ano ka nung maaaring pong basahin ang iyong gawa? Yes po. Ayan po, pasensya, nagdikit. Ayan, upisan ko na po. Aking binibini kay ganda mong pagmasdan. Mistulang bulaklak ang iyong kagandahan. Mga mata mong nagniningning kagaya ng mga bituin sa kalangitan. Ang pagmamahal ko sa iyo at ay singlayo ng buwan. O aking binibini, nasan ka na? Pag-ibig ko sa iyo'y nangungulila na ng tuwi na. Hindi ako makatulog, kakaintay kung nasan ka na. Ito na ba ang hudyat na wag nang umasa pa? Ayun po. Ayun, binibini. May binibini rin, parang katulad ng gawa ni Juana. Ano naman, Giselle, ang mga tayutay na ginamit mo sa iyong wala? Yung tayutay po na ginamit ko, yung sa una po, yung mistulang bulaklak na kung saan nagkaroon ng paghahalin tulad yung binibini sa isang bulaklak. Yung pangalawa naman po, yung kagaya ng bituin sa kalangitan na may pagtutulad din po. Tapos po yung exaherasyon na yung singlayo ng buwan. Tapos yung pagtawag po na, o aking binibini, nasaan ka na? Tapos yung huli po, yung tanong rhetorical na ito na ba yung hudyat na wag na pong umasa pa? Yon, mga anak, mo sa inyong mga gawa. Ngunit ang gawa ni Giselle ay nakapaloob ang halos mga tayutay na ating tinanakay. So, palakpakan natin si Giselle. Yon. Dahil sa inyong mga sagot, mga nilikhang tula, aking nabatid na meron talaga kayong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. Kaya palakpakan at pagbutihin niyo pang mabuti, mga anak, ang pag-aaral ninyo. At tara naman sa susunod nating talakayan, mag-aral ng mabuti, mag-send ako mamaya ng assignment ninyo na sasagutan, checkan natin sa susunod nating talakayan. At para sa pagtatapos ng ating klase, Juana, dahil binibini ikaw, sabi mo nga, maaari mo pang i-lead ng closing prayer ang ating klase. Binibini, Juana. Hi.
Yes, Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito na pinag-alam niyo po sa amin. Maraming salamat po sa bawat isa, Lord God. And maraming salamat dahil maraming po kaming natutunan sa tinuro po ni Teacher Maria. And patuloy mo po kami bigyan ng kalakasan at karunungan sa araw. In Jesus' name, amen. Amen. Yon. Thank you, Lord. Ayun, class. So, ingat kayo sa araw na ito. At kita-kita tayo bukas sa pangalawa natin talakayan. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Ingat kayo. Maraming salamat din. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yon, guys. Yay. Yay.